Bukas, Enero 31, ang huling araw ng voters registration para sa Idaraos na Barangay at Sangguniang Kabataan election sa darating na Oktubre. Naninindigan si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na wala ng extension. Wala pong extension ng registration. Bukas na po ang last day ng registration. Sufisyente na po ang ginawa nating information dissemination. Naniniwala po tayo na napakadami na rin nating napairehistro ng mga kababayan. At wag po kayo mag-alala, may dalawang araw pa namang natitira ngayon at saka bukas. Diin ni Garcia na is lamang nila maputol na ugali ng ilang Pilipino na last minute o paghahabol sa deadline para gawin ang dapat matagal na nilang ginawa. Hindi po dapat nasasanay yung mga kababayan natin. Pasensya na po kayo. Hindi po tayo dapat nasasanay na laging aasa na may extension. Pag po ganun, sino pang pupunta sa mga registration sites namin? Sasabihin, i-extend naman yan eh. And therefore, kahit sa susunod na linggo na. Pag po ganun, laging kaka-extend, bandang huli po dyan, ang nagsasuffer din yung commission election at yung sambayan ng Pilipino. Bakit po? Habang nagpapa-extend tayo, lumalaki ang gastos ng commission, at the same time, nahihirapan po kaming planuhin kung ano yung mga timetables namin dahil hindi namin alam kung hanggang kailan matatapos ang registration. Muli, inuulit po ng inyong commission election, hanggang bukas na lang po ang registration sa lahat ng registration sites sa buong Pilipinas. Gayunpaman, mismong COMELEC na ang nagtakda ng ibang extension. Nakalagay po sa resolution ng COMELEC hanggang alas 3 lamang. Pero hindi po. Alang-alang sa mga kababayan natin, gagawin po namin hanggang alas 5 po yon. At kung pagdating ng alas 5, sa bawat registration sites ay may nakapila pa, kukunin po yung lahat ng pangalan na nakapila at sila ay patuloy pa rin irerehistro. So ibig sabihin, hanggat may nakapila dyan, pagdating ng alas 5, kahit na beyond the 3 o'clock na dapat nasa resolution, tatanggapin po rin po namin ang mga registrants na yan. Alang-alang sa sila ay naandon, pumila, at the same time yung intention nila ay gusto natin pagbigyan. Sa nakalipas na isang linggo, sinabi ni Garcia na nadagdagan pa ang mga bagong rehistradong botante sa bansa. Base po sa aming estimate, baka po inabot na tayo na hanggang 1.3 to 1.5 million na new registrants. Kaya ako po sinabing new registrants, SK po yan at saka barangay. Kasi po, meron din po tayo mga iba nagpapatransfer ng registration, katulad po yung dito ginagawa sa Senado. Hindi naman po lahat new registrants dyan. Kanina pong umaga, yung 65 na nagpa-avail dyan ay halos transfer of registration. Doon po sa baba, dyan sa may basketball court, dyan po lahat, mga new registrants yung madami dyan, mga kabataan na anak ng mga empleyado. So baka po abutin lahat-lahat yung nag-inquire sa atin, nagpunta sa ating registration room site sa buong Pilipinas ay mga mahigit 2 milyon ng mga botante po natin. Sa huling dalawang araw naman ng voters registration ay binuksan pa ang Register Anywhere program sa Senado sa pamumuno ni Garcia at Senate President Juan Miguel Zubiri. Ang naturang programa ay hindi lamang sa mga kawani ng Senado, kundi maging sa kanilang mga kaanak, maging sa publiko. John Scotia, Radyo Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.